Kapayapaan. At ang pag-ibig niya. Walang maliw noon ngayon at kailanman, di magbabago kapangyarihan niya. Dakila siya at di matutularan. Kaya't sa kanyang gawa, tao ang maghanap at lubos-lubos na matanggap. Sa gayon, mapapatotohanan niyang siyang tunay na pag-ibig at buhay ng lahat. Ano nga ba ang tunay na paghahandog? Ano nga ba ang tunay na pagmamahal? Sadyang hindi kaya ng tao ang paghahandog na totoo, na tapat, at may pasakit, may sakripisyo. Kaya't ibinigay ng Ama ang espiritu niyang magtataglay nito. Sa mga katauhang totoong kumilala, tinanggap at napagharian sila. Hindi nila nababatid ng kanilang masuri. Bakit nagkaganito ako? Sila mismo ang nakasuri sa kanilang sarili. Hindi ako dating ganito. Ano ang kapangyarihan ng Diyos? Bakit ko ito nakayanan? Ano ang naghari sa akin? Paano ko ito nagagawa ngayon? At yun nga ang maliwanag na patutuon ng Ama sa panahon ng mga pinili niya na wala pa ang espiritu niya, kundi mga anghel na sinugo sa kanila. Sa patnubay ng kanyang mga anghel na ilan sa mga pangalan, naitala ito sa banal na aklat, tumupad at gumanap sa ilang kanyang mga anak na patutuong siya'y nakagabay, umapatnubay sa lahat. Pangalan ni Rafael, ni Gabriel ang ginamit. Napangalang mga anghel na turingan. At kung ganang inyong mawawawaan lamang itong sakit tinuturan, lubos niyong matatanggap na gayon pala kahiwaga ang Ama. Sa pagkilos niya kay Tobit at kay Sarah, kung papaano si Gabriel, si Rafael, naong panahon niyaon ay naitala sa banal na aklat. Kay Tobit at Sarah ay si Rafael. Kay Gabriel, maliwanag ang patutuo. Maging kay Maria ay ginamit siya. Na hindi man tuwirang nasilayan ng marami ang katuparan at pakikipagtotoo ng Ama, subalit hindi nakalimot ang Amang ipabatid magpahanggang ngayon upang sa gayon ang totoo ay mawawaan nila ang katotohanan
ang tapat ay magsumakit na ito'y gawin at ang mga nakadama manahan sa kanyang piling. Hanggang dumatal ang espiritu ng katotohanan na pinamula ito sa panahon ng Kristo. Taglay ang kapuspusan na mula sa Ama at ibinahagi sa mga apostol na kung papaano'y hindi palubos ang pagtanggap at pagkaunawa, subalit nang itinuran at binigkas, sa ngayon, hindi pa ninyo ganang maunawaan ang lahat ng aking sinasabi. Subalit, pagbabalik ng aking espiritu, siyang magbibigay lubos ng pangunawa sa inyo. At sa panahong ito'y nakababa na ang espiritu, kasama na ng tao sa sanlibutan. At ang lahat ng totoo sa espiritu ng Ama ay tuwirang nahahayag ang kadakilaan niya. Yao na nga ang mga ilang nagbahagi sa inyo na pinauna muna bago si Constancia upang maisiwalat ang mga damdamin at ang bawat katuparan ng kanilang buhay. Na kung kayo'y matamang nakinig at nakadama at hindi pagkataong sinuri niyo at minasdan, kayo man din ay maaring may nakuha sapagkat wala ngang ganito ang gagawin kung sa bilang pagkataong tutup din. Subalit nang dahil ang Espiritu'y buhay at patuloy na nabubuhay kanino mga anak ng Ama, maliwanag ang kanyang gawa ay di katulad ng tao sa lupa. Kung kaya't ang tao ang binigyan niya ng kasiglahan upang ito'y tupdin at gawin sa patnubay ng Espiritu Santo. O mga mahal ko, magbulay kayo, magtanto kayo. Sino nga ang tao ang nasaktan ng kapwa niya'y matapang pa itong lalaban na mahalin siya? Wala ni isa. Bilang tao na damdamin at kalooban. Sino nga ang katauhang wala namang mapapala sa kapwa niya'y patuloy na siya'y makikisama at makikitungo? Wala ni isa. Maliban sa anak, asawa, mga kapatid na totoong nagmamahalan. Subalit maliban doon, sino pa yaong nakikipagtuturing magkakaibigan? Maliban sa kanila, ay sino pa nga? Paano mong mamahalin ang di mo kaano-ano? At paano mo may papadama ang wagas na pagmamahal sa walang nagagawa sa'yo? Kaya naman, yaon din ang patutuon ng Ama, ang Espiritu niya siyang tumataglay at nagahari sa mga anak niyang hindi ito kayang gawin. Ngunit nang dahil sa tinaglay nilang tinanggap na mula sa kanyang Espiritu, nagawa nilang lahat. Kaya nga, ang may pandinig ay nakarinig. Sino ang lumuha nang dahil sa gawa ng kanyang kapwa? Napatuloy pa rin siyang tutupad at gaganap sa kabutihang gawa. Wala. Kundi paghihinagpis at pagganti bilang tao ang marapat niyang maisip o gawin. Ngunit, at nang dahil ang Ama nga ay totoo at tapat, binahaginan niya ng katapatan ng mga anak niya, pinagkalooban niya ng pagiging makatotohanan, binuhay ang pagmamahal at siyaong mga may taglay nito, nakakayanan nilang tukdin niya on. Kaya, kayong mga naririto, may isa bang katulad noon? Sa sinambit ko, magalak kayo at magpugay. Hindi nalihim ang damdamin niyo sa Ama. At hindi malilihim ang nalalaman ng puso niyo at nilalaman ng isip niyo. Kaya, huwag kayong mabahala tao. Ano man ang nagaganap sa inyo,
saksi ang buhay namang tinatawagan nyo. Kaya nga, napapatotohanan ang mga totoo ang damdamin, hindi nila kayang saktan ang kapwa nila, nagmamahal at minamahal. Yaon ang pawang katotohanan. Ang kasalanan ay pumapasok sa tao, hindi sa Espiritu Santo. At ito ang pinapatay ng Espiritu Santo sa katawan ng tao upang mabuhay ang mabuti at ang masama ay patayin. Hindi mananahan ito sa sanlibutan lamang. At ang hayop ang tutunguhan at lulukuban. Kaya't ang tao ang lulukuban at dadaluyan upang masambit ang marapat at gawin ang dapat, tuparin ang ganap at ama ay magalap. Nekaramanayahanam. Subalit, huwag kayong magtaka kung minimithin niyong magpakabanal sa mga dinaranas niyo na pagdalisay. Sapagkat ito ang pagmamahal ng Ama, ang kayo'y patatagin, patibayin sa Kanya. Huwag din kayong magnasa nang kayo'y masaktan. Upang ang sakit na yaon ay huwag sa inyong maging ganap na magdulot ng pait at sakit. Sapagkat tamis ang dulot ng Ama, hindi pait. At kayo namang mga nakalasap ng pait, mithinin niyong may waksina at mawala na sa panlasap niyo ang pait na yaan. At ang tabis ang inyong malasap, yamang Ama ay puspus ng sarap. Kayong mga nanghihina, ay huwag manghinawa sa pagkilala at pagtanggap sa Amang Dakila. Sapagkat hindi siya mahina at di siya hihina, patuloy siyang malakas at di mawawala. Kaya't sa Kanya kayo humingi at maglaga. Nang tunay na lakas at buhay niyo'y ibigay upang inyong makayanan, hinang nakakamtan. Kalakas ay dumaloy sa inyong katauhan. Kayong sa oras na ito'y nasa dilim ang isipan, magnasa kayong kayo'y matanglawan at huwag ninyong gawin Ama ay talikuran, nimithing talikdan sa Kanyang kabutihan. Sapagkat wala na kayong tutunguhang iba pa, maliban siya na lamang na bumubuhay kaninuman. Masama at mabuti pinagsama-sama upang Kanyang masala ang totoo sa Kanya. Binigyan niya ang karapatan na tumawag ang tao sa Kanya ng Ama. Ngunit ang pasubali di lahat ay Ama nga ang matatawag nila. Sapagkat kung di mo kilala ang Ama mong tinatawagan, paano mo masasabing Ama ko halika rito, ako'y saklolohan. Kaya't ang pagtawag ng Panginoon ay bumubukas sa bibig ng tao. Subalit hindi rin lahat ng Panginoon ang tinatawagan ay Panginoon ng Hesukristo ang nangunguna. Kaya't magagalak kayo at magpuri sa Ama, kayong pinangibabaw Hesukristo ang pangalan. Hindi nga ninyo ganang mawawawaan itong sa aki tinuturan. Kung bilang katauhan kayong darama lamang, ngunit ang pasubali ko sa inyo ay mararamdaman nyo yaon, aking handog at alay na wagas na pagmamahal. Kung tuwir ang sakalooban, may ibang naririyan. Yaon ang hindi nyo nakikitang nakapapasok kaninuman, at kayo'y matatahanan kung tatanggapin buong buhay. Nekaramanayahanam! Saksi mo ang langit, narinig ng lupa ang iyong hinayag
Mga anghel mong salimbayan, saksi sa lahat. Espiritu Santo na binaba mo sa tao, walang nalihim ni ano maging kislot ng balat. At siya mang ito'y kaloob mo sa tao. Narito anak mong alipin nila upang paalipin sa iyong espiritu na sa aking pangalan, aking ama, ay taglay ng babaeng pandakang sukat. Kaya't kung papaano pagkaalipin, katawan lamang yaon sa kanya'y nahihirapan. Ngunit ang kaliwa ng kanyang espiritu at kaluluwa, batid mo, aking ama, na gumapaw na totoo. Sapagkat ikaw ang nakadarama ng bawat anak mo sa lupang ito. Kung anong nasa damdamin at kalooban nila, at akong saksit ikaw sa totoong hinayag ko. Hetcha karamalaya. No halaya karamalaya na. Ne karamanaya hana. Ne karamanaya hana. Ne karamanaya hana. Sapagkat isip at damdamin ng tao ay mahahawi mong ganap tulad ng ulap. Yamang tinuran mo kung ikaw ang mananahan na ganap. Nekaramanayahana. 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 At tulad din ng kaganapan habang buhay sa sanlibutan, niyuraka at kinutsa, pinaratakan at hinamak, dinurhan, tinampalasan. Ngunit aking ama, batid mong walang makakakaya niyon, kaya't di mo ipapahintulot sa iyong mga anak na hinirang ay maganap. Sapagkat maliwanag mong sinambit, ikaw ang liwanag at gala. Ikaw ang kasiyahan, kalusugan, at buhay. Maging kaligtasan at buhay na walang hanggan. At siya karamalayan na. Nekaramanayahan na. Nekaramanayahan na. Nekaramanayahan na. Oo, day nananahan sa isang nabubulok na halaman. Bulati ay urong sulong sa lupa mong tinaglay, na binuhay sa katauhan, binigyan mo ng laman. Subalit sa tapat sa iyo at mga anak mong hinirang, huwag gayon ang mangyari, ama, sa mga tapat na totoo. Huwag kainin ang udang utak. At huwag matulad sa bulating urong sulong sa pananalig sa iyo, kundi matulad sila sa litap-tap na patuloy na lumilipad at kumikinang upang ang liwanag nilang taglay sa kapwa'y mabanaag. At siya karamalaya. Aulaya karamalaya. Nekaramanayahan. Nekaramanayahan. At kung papaano sa mga punoy may pinatatag kat pinatibay na ganap, yaong mga narang kay titibag katatatag na hindi nawawarak pagda kay nababasag, at ang niyog na matibay yugyugin may di nababali. Ihambing mo ang mga anak mong totoo tapat sa iyo sa gayong katatagan at pagtitibay, upang may pagpatuloy namin yamang pinili mo sila sa aking pangalan at taglayin ang espiritu mong sa aking binagay, binahagit ibinagay sa taong kakantin yaong iyong kadakilaan. Nekaramanayahan na. Nekaramanayahan na. Nekaramanayahan.
At maliwanag din ang tinuran mo. Kikilis ka sa takdang araw. At ang sayo ay sayo. At ang sa lupa ay sa lupa. Subalit ang masasala, paparoon sa iyo. Nagkaramanayahan. At dito pa lamang sa lupa, niloob mo mang dalisayin upang kuminang at tumibay hambing sa gintong pumikinang upang maputungan ng bato na ipipili mo't pipiliin ang angkop sa kanila. Ihulagpos mo't pagtagumpayin mga anak mong totoo sa akin at sa iyong espiritu maging kay Constancia. Yatsa karamanaya. Olaya karamanaya. Nekaramanayana. Sulong ngayon tao. Pag nilayan ang sinambit ko kung ganang pagkataong nagwika sa inyo, paano niya ito pag-aaralan? At sa inyo'y ituturang maliwanag na sasambitin. Iyon ang patutuo ko na akong nagsuklob at nagsuot ng kanyang kaputian. At malapit nang dumatalang anibersaryo, patutuong kaya ko muli pinalalakas ito. Sapagkat hindi burak ang binigay ko sa kanya, kundi kaputian. Upang maging taglay, subalit patuloy si Satanas sa pagkapi, ngunit kahabagabang ang lulumukin. Nekaramanaya ana. Sumayin niyong kapayapaan. Agharian kayo ng tuwiran. Ang may pandamay masyahan at magala, magliwanag na ganap. Kayo rin ang saksi at makakatanggap kung tapat ang inyong loob at tapat inyong isip. Habang sinasaktan ang damdamin mo, Ama naman ang magpapatatag, magpapatibay sa iyong kalooban. Habang pinalulumbay ka ng gawa ng tao at gawa ng sanlibutan, Ama naman ang kaaliwan at katotohanan. Habang ika'y nagaw sa dilim, patuloy na at susunod ng Amang liwanag, kaya't ang totoo sa kanya'y di madidimlan. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kahapon po eh, mahal na kapatid, paumanhin kong yung Pampers ay hindi ko masyadong na ipaliwanag. Yung Pampers na yun eh, sa pagmamahal nung nagpadala eh, baka sakaling gamitin ko ay eh, nagpadala sa akin at nung namang tinanggap ko yun eh, sabi ko kung manghihingi ako, siguradong hindi naman niya pababayaran at parang lalabas pa ako sinungaling kung pa sasabi kong
sabihin mo hindi sa akin, kundi sa iyo. Sigurado namang itatanong doon sa pinatunguan ko sa kanya. Kaya sabi ko, hingi mo na lang ako at salamat ka mo. Baka mayroong gumamit at kung anong kalooban ng ama, edi, salamat. Kaya binigyan naman ako. Nandoon lang. Kung anong kalooban ng ama, magamit o hindi, naroroon lang. Yun lang. Ang tabaye ka nga. Ngunit sa matibay na pagtitiwala sa ama, parang ayoko namang maging isang batang nakapampers. Buhay ba ang ama? Kaya salamat sa Diyos. Kung minsan tatangayin tayo ng damdamin natin bilang tao, panghihinaan ka ng loob, panghihinaan ka ng isip. Ngunit, napakalakas ng Espiritu ng Ama para magbigay sa inyo ng katapangan at lakas. Humingi kayo sa Kanya at Siyang magpapatibay at magpapatatag sa inyo sapagkat walang kaya ang tao. Kapag pumasok na ang kahinaan ng loob, kapag pumasok na ang magulong isip, kapag pumasok na ang kalituhan. Kaya't humingi kayo sa Ama at bibigyan niya kayo. Lalo na nagpakatapat kayo at nagpakatotoo sa kapwa nyo. At yung katapatan at pagiging totoo ninyo ay hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan at hindi nila makilala. Tao ka, sinungaling ka kapag nagsabi kang hindi ka nasaktan. Ngunit huwag mong pahintulutang masaktan ka at magsugat. Nalasap mo pa lamang na parang dampi sa balat na aray. Tutulan mo na. Huwag mong pahintulutang magasgas at magkasugat pa. Nararamdaman ito tulad ng balat. Nararamdaman ito sa kalooban ninyo. Sinungaling ang taong kapag sinabi niyang di niya nararamdaman ito. Kaya nga binigyan kayo ng pandama sa kalooban at binigyan pandama ang balat niyo. Kaya't yung taong manhid walang pandama, patay ang mga ugat na dumadali sa kanyang balat. Ngunit hindi pa hanggang kaloob-looban. Hindi pa hanggang doon sa kaloob-looban. Kaya't kapag napingasan ang manhid na balat at nagkaroon ng sugat, kung may pandama pa ang loob, mararamdaman niya na yon. Ngunit kapag wala ng pandama at hanggang loob ng buto niya ay wala ng pandama at patay na yung pandama, nagkakaroon ng kabulukan na hindi niya nakikita. Hanggang sa hindi niya nalalaman, may sugat pala siya sa loob. Yung pala ay puputuli na, umusad na. Hindi na ngayon makita kung hanggang saan ang bulok ng kanyang buto sapagkat nasa loob. Yaon na ang mga napuputol. Ganyan din ang pusong hindi niyo nakikita. Na maaring sa inyong pagpapalipas at pagpapawalang halaga na hindi niyo namamalayan ang sugat na yaon ay nagnanaknak na. Hanggang sa hindi nyo mamalayan, wala na kayong pandamang pagmamahal na totoo at pakunwari na lamang. Nang dahil kaya nyo lang mamahalin ang kapwa nyo, may gusto kayo at mayroon kayong hinahanap. May nasa kayo at mayroon kayong gusto. Ngunit ang kaloob ng Ama'y hindi sa gusto lamang at pagnanasa, kundi dahil totoong pagmamahal, kundi dahil katapatan, kundi dahil pakatotohanan, at siyaon ang nais ng Amang mabuhay sa lahat ng anak niya. At ang may takot sa Kanya, takot magkunwari, magpaimbabaw, at magpalipat-lipat na parang balimbing, nakagat ng kagat sa kabila hanggang maubos ang mga gilid ng balimbing at mabuong wala ng gilid. Laman na lang ang nasa loob. Kaya ang nais ng Ama, ang gusto niya ay maging tapat ang bawat isa upang ang masakit sa bawat isa ay huwag magawa ng sinuman. Subalit dumarata lang pagsubok. At paano mo napapatotohan ang kapiling mo ang Mama? Nasa iyo siya at nararamdaman mo siya. Doon sa oras na yaon, nalugmok ka ngunit pinatatatag ka, na nalulumbay ka ngunit naaaliw ang puso mo, na nahihirapan ka ngunit gumagaan ang pasanin mo. Ngunit hindi ka nadidimlan sapagkat maliwanag ang pangunawa mo. Hindi ka nalilito sapagkat may pangunawa ka. Hindi ka nagugulumihanan sapagkat nariyan ang pangunawa mo. Kaya maliwanag na naiba ka sa kapwa mo.
At kung may pagmamahal kay, mamahalin mo rin ng kahit na sino at idudulog mong maging tulad mo. Ngunit hindi mo iisipin at aasamin na gumanti kanino man. Sapagkat tinatak ng Ama ang totoo at tapat na pagmamahal. At hindi ka maninira at sisira ng isa man lang taong kapwa mo, sapagkat batid mo, kapag nakasira ka sa iisa, kasalanan mo na sa pananaw ng Ama. Ngunit paano kapag titiwalaan? Yan ang tanong mo. Huwag ka nang magtanong, anak ko. Sapagkat di ka man paniwalaan ang kahit na sinong kapwa mo, ang Ama lamang maniwala sa iyo'y sapat na. Sapagkat gayon ang Kristo. Nagwika ang mga tao habang ang idinatal sa bansang Pilipinas na Papa ay kanilang sinusurit minamasdan ang bawat kilos, ang wika ng isa. Hindi man lang nabago ang kanyang mukha sa hirap na kanyang nagagawa't ginagawa. Kampay ng kampay, babay ng babay, blessed ng blessed. Bakit nga mababago ang mukha? Hindi siya katauhang makagagawa. At siya o ng Espiritu ng Ama. Mahihirapan ang tao sa palagay ng kapwa-tao sapagkat hindi kaya. Ngunit nakaya dahil ang Espiritu'y suma sa kanya. Kaya kung sa oras na ito'y kaya nyo ang puwit nyong batahin na makaupo, Espiritu ng Ama ang taglay nyo. Kaya't sa oras na ito'y kaya nyong batahin ang pangungusap na totoo, Espiritu ng liwanag ang suma sa inyo. Kaya't kung sa oras na ito'y nananamnam ninyo ang totoong aral, Espiritu ng Ama ang nasa kalooban ninyo. Sapagkat kung paano gusto ninyong umulad ang buhay, gayon din ang kapwa nyo. Kung paano ang gusto ninyo'y maging magandang buhay nyo'y gayon din ang kapwa nyo. Sapagkat kung paano ang gusto ninyong kayo'y magsigaling, gayon din ang Ama at kapwa nyo na totoo. Ngunit, hindi lahat ng tao ay nakikipagtotoo. Kaya't wala ring taong hahatol at huhusga sa kapwa niya tao na hindi siya totoo at wala siyang katotohanan, kundi ang saksi sa totoo, yaon ay ang Ama. Kaya't walang isa mang taong maaaring magsabi, masama ka, mabuti siya. Sapagkat ang Ama ang kahatulan at ang Kristo ang kaligtasan. Pawang katotohanan ang sa'kin tinuturan. Kaya't ang bawat katang-isip na gawa may katumbas sa takda. Kaya't ang bawat linikha ng isip na masama may katumbas sa takda. Kaya't ang bawat masamang kalooban may katumbas sa takda. Subalit lahat ng mabuti may takda rin pawa na gantimpala. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubosin niyong kagalakan, pagmamahalay inyong kamtan, madaman niyong lubusan, nang pait sa inyo'y maparam, kalooban niyo'y masyahan, matuto kayong magmahal ng tapat kanino man. Hindi yaong kakampin niyo, yaong katulad ninyong may nagagawa sa inyo. Subalit ang walang magagawa sa inyo'y baliwala't tatakwil nyo. Ama ang kakampi ng mga walang magawang anak niya. At ang Kristong tinatawagan nyo, siya namang gabay at sandigang muo na di matitiba. Sa lupa lamang ang pagkawarak, sa lupa lamang ang pagkadusta, sa lupa lamang ang paghihirap, sa lupa lamang ang sakit, sa lupa lamang ang kahatulan ng tao.
Subalit lahat ng humamak sa kapwa, Ama ang gaganti. Sapagkat ang nais ng Ama, totoo at tapat, kaya't ang mga anak niya na may pag-ibig sa Kanya, kilala ang totoo, kilala kung sino siya, kaya't ginagawa nilang sila rin magpakatotoo. Subalit sino nga sila? Wala kayong makikilala at makikita kung pagkataon nyo ang susurit mata. Ngunit at pasubali, lahat ng totoo sa lupa'y kilala ng Ama at lahat ng tapat ay nakikita niya. Kaya't hindi rin mahalaga ang sambitin ng kapwa-tao kung ano't sino sila, mahalagay Ama ang pumili sa bawat isa. O mga mahal, katotohanan ang aking tinuturan, magsigaling ang totoo tapat, at may pinagdaraanan man, makamtan pa rin ang katighawan at kahulagpusan ng totoo tapat. At mayroon mang pagdalisay, magtagumpay ang totoo at mga tapat. Yamang ito'y katapatan kong sa inyo'y nilalahad. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Aanhin niyo pa ang bagay sa katawan ninyo, kung di na ito magagamit. Subalit ang espiritu, mahina man ang katawan niyo'y magagamit pa rin ninyo. Ang espiritu, nakahigaman kayo'y magagamit nyo, hindi na kailangan tumindig pa kayo. Ang espiritu, kahit nakapikit kayo'y, may bibigay pa rin sa inyo. Ngunit ang bagay, kung bulag kayo at bingi, hindi nyo maririnig ang anumang sasabihin ng kapwa nyo at di nyo makikita kung anumang hiyahandog sa inyo. Subalit, hindi baling bulag kayo't bingi sa pananaw ng kapwa nyo, kung sama na may maliwanag ang isip nyo at ang pandinig nyo'y malakas sa panawagan niya. Mapapalad pa rin kayo na hamak-habakit, kinukutsa at pinagtatawanan kung bulag kayong isinilang. O dili kaya'y sa kabutihan nyo'y nabulag kayo, ngunit kung sa kasamaan ninyo, kayo'y nabulag, mangagsisi kayo nang ibalik ang liwanag. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat ang tao sa isip ay nagkakasala, sa bibig ay nagkakasala, sa puso ay nagkakasala. Ano pa kaya kung patuloy na ginagawa'y pagkakasala? Mapapalad ang nagbalik loob sa kasalanan ay tumalikod, amang hinanap at nasumpungan, pinagparaya ang sarili, pinanguna sa Kanya, siya ang nanguna. Sapagkat hindi lamang ang makikinabang ay katawan, maging ang kaluluwa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Tao maaring sabihin, kahit hindi totoo, ngunit Espiritu Santo, di masasambit sa tao ang di totoo at dapat at makapagpapahamak. Tao'y makapag-iba ng sinabi, bagamat sinabi ngayon ay ito, ngunit ang amat ako
mula sa una't hanggang wakas nyo, iisang sasabihin, sasambitin kanino man, mamahalan kayo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. At yung karamalaya, nekaramanayahan na. Mula kay Marcos, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo. Nakaupo sa paningilan ng buwis, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanya, sa kanilang lahat ang maraming publikano at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan?" Narinig ito ni Jesus. At siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, inulit ko, naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga banal." Kung hindi sa mga makasalanan, walang humamak sa isang Hesukristo. Kung hindi sa mga nagkasalang isip, walang naligaw at nangutya. Kung hindi sa mga makasalanang damdamin, walang nagbigay ng hirap at sakit sa isang Hesukristo. At siya unang patotoo ng Ama, ang isip ng tao, kapag ang pinanghawakan ng tao'y isip niya lamang at di ang Ama, magkakamalit, magkakasala. Sapagkat, hindi gaano sigurado ang isip ng tao, sapagkat ito'y isip niya. Nakapaghahabi ang isip sa hindi niya man nakikita. Sumasaksi ang isip sa wala pa niyang nakita. At nangungusap ang isip sa hindi pa niya nababatid na totoo niyang saksi ang mata. Kaya't kaawa-awa ang mga humahabi ng salita. Kahabag-habag ang dahil sa isip sa kapwa ay nagkasala. Sapagkat 100% kung sasambitin sa inyo, hindi lahat ng pumapasok sa isip ng tao ay totoo. Kaya't ang taong matalino, sinusuri laman ang isip niya. Sumayin niyo ang kapayapaan. Bago niya ito gawin, bago niya ito sabihin, yaon ang patotoo, hindi siya nga tao. Yaon ang isang Hesukristo, nang dahil kapuspusan ng Espiritu Santo ang taglay at hindi pagkatao lamang. Bago ginawa, pinagnilayan. Bago tinupad, tinakda ang sarili. Bago ginawa, dumaman muna ng totoo at siniguradong Ama ang pinanguna, hindi katawan bilang Jesus. Sigurado ba kayo sa inyong damdamin? Sigurado ba kayo sa inyong isipan?
kung sigurado kayo sa makatwid, kaya kayo nang hihina, sigurado kayong walang pag-asa. Kung sigurado kayo na totoo ang nasa isip nyo sa makatwid, sinisigurado nyong wala kayong kagalingan kapag nanghihina kayo. Ngunit dahil hindi nga kayo sigurado, dahil hindi nga kayo tao na dapat ay mangibabaw ang pagkatao, sinisigurado ng Ama kapag siyang inuna nyo tinanggap, lalakas ang loob ninyong lahat. Sumayin nyong kapayapaan, pagharian kayo, at maging ang isip nyo, titibay lalakas sa masamang hinahabi at hakahaka ng isip nyo sa iyong kapwa, maging inyong kapwa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Kaya nga, ito ang maliwanag na aking patotoo, na kung papaano ang Ama'y nagpapagaling ng instrumentong kapangyarihan niya sa pamamagitan ng kanyang espiritu, na bulagman ay maari niyang pagliwanagin, anuman ang nasa loob ay maari niyang tanggalin, sa mga nakinabang na patotohanan. At sa kaparaanan naman niyang ibinigay sa sanlibutan, sa katalinuhang ibinigay niya sa mga anak niyang nagmahal, ay siya rin naman upang makaramay at maging kaparaanan ng kagalingan na pagaling man at nagliwanag ang mata. Tandaan ninyo, may ipakikita rin ang Ama. Sa takda'y mabubulag din, patotoong walang, totoong nagpapagaling. Sapagkat, nakamtan ang kagalingan sa pamamaraan ng pinag-aralan at nag-aral. Ngunit, sa kaparaanan din niya, kakamtin ang kabulagan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Yaon ang mga anak niyang hindi totoo sa kanyang pagkilala, kundi ang mga kinikilala'y kapwa-tao. At ang pinananaligan ay ang tao, hindi siya. Kaya't magalak at magpuri ang tapat, at patuloy na sa kanya ay naghahanap ng ganap. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, at ang patotoo ng Amang totoo nga siya na nasa katauhan ng mga iyon, hindi magaganap ang aking tinuran. Sapagkat, hindi silang tinutukoy ko, subalit sa mga tinutukoy ko, magaganap sapagkat batid kong hindi sila ganap. Ngunit tao, wala akong pababatid kanino mang isang tao. Saksi ako at ang espiritu ko at ang Ama nagbaba sa katauhan ng babaeng ginamit sa inyo. Aleya Carmenia na ne. Karamenea ana. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Ipinangaral ng Kristo ang mabuting balita at ang mga paralitikong dinala sa Kanya ay nagsigaling. At nang siya'y tumawag sa mga lingkod niyang nagsiganap at nagsitupad ng marapat, kasama't kapiling niya sa kaharian. Mapalad ang masasala at makakapiling ding tulad nila. Paalam panandalian.
katauhay idaratan. Buhay po bang Diyos? Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay upang magsisigla. Ang ugat nyo sa inyong palad. Kung manhid kayo'y makadama, magsibuhay ang inyong balat. Taglay na ugat sa inyong loob. Taong anak ng Ama, magtiwala at manalig sa Kanya. Sinugo niya at ninilagak pa. Espiritu niyang nasa inyo'y totoo. Kaya't kung kayo'y totoo rin sa Kanya, madarama ninyong buhay na buhay siya. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, babaing sukat ay pandak. Walang magagawa iyan, halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, amay kamtin sa inyong buhay, magtiwala ka't anak niya, magaganap mabuti sa inyo, tama tumpak ang wika niya, makakamit ng nakikipagtotoo. Halina kayo, bulayin ang mabilis-bilis kong mga pagtuturan sa inyo, patutong di tao ang humahabi nito. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, sumainyo ang kapayapaan, batman nagpaala, patutuo kong walang oras, ang pagdaloy at pagdatal, di ninyo masusuri sa katauhan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano nga bang magagawa mo sa taong sabihin mo man ang lahat ng totoo at tama eh, kung magagalit pa sa'yo, edi maring pati ikaw na matatangay, magkasala ka lang, di ba ga? Kaya ano po ang panlaban doon? Anong dapat niyong gawin? Ipanalangin. Ano po? Oh, kanina ka pa ba naaasar sa katabi mo? Ipanalangin mo siya nang mawala ang asar mo. Kanina ka pa ba naiinip? Manalangin ka nang hindi ka mainip. Kanina ka pa ba nababagot? Manalangin ka nang hindi ka nababagot. Kanina ka pa ba masakit ang puwit? Manalangin ka nang mawala sakit ng puwit mo. Kanina ka pa ba nahirapan ng tuhod? Manalangin ka nang mawala sakit ng tuhod mo. Lahat nakukuha sa panalangin tapat. Buhay bang Ama! Ang sabi nga, kung tapat na ang puso nyo, hindi kayo masasaktan at mahihirapan, lumuhaman kayo't nalungkot. Lungkot lang ang madarama nyo, ngunit hindi kayo mahihirapan at masasaktan kahit na ano pang pag-usapan sa inyo ng kapwa nyo. Sapagkat alam nyo, ang Ama'y totoo, tapat siya at nakikita niyang lahat. Kaya bakit po ba mayroong mga nahihirapan? Sabi nga ay, no way. No way. Ang hirap sa loob kapag ang Panginoon ang nasa inyong loob. Buhay ba ang Ama? Kagabi, pagkatapos ng aming tinunguhan ay tumawag ang aking alagad na sabi, Apo, paumanhin po, pasensya na po at meron lang po akong ganito na pwede po bang dumaan dito at mabasbasan daw? Sa aking pagkatao, bilang pagkatao, ay gusto ko nang matulog. Ngunit, hindi na naig. Sapagkat inaantok na ako doon pa lang, kaya nagpaalam. Humingi na ako ng paalam at naantok na nga ako doon sa dinalaw namin. Ngunit pagdating ko ay nawala doon sa tawag niya. Kaya dumulog ako na sabi ko, Panginoon, ano man po ang kaukulan nitong idudulog,
ipabatid mo kung ano. At ikaw na po ang bahala. Nawala ang antok ko sa madaling salita. Kaya sumagot po ako sa ilang Viber na message sa akin, mga message sa akin, at sa text. Salamat sa Ama. Doon ko damang-dama ang pagpapagalak niya at pagiging totoo ng Espiritu. Ano nga po bang talino ko at ano po bang kaalaman ko? Wala po. Mula sa simula, wala po akong talino at kaalaman. Wala akong karunungan na manggamot at magpagaling. Kayong lahat na naririto, maging ang mga bago na mga nagsama sa inyo at nakabatid, ba't kayo naririto ngayon? Nagpabatid sa inyo, ba't kayo naririto ngayon? Wala po akong napagaling pa eh. Hindi po ako nagpapagaling. Bilang tao, wala pa ako napagaling. At wala pa rin ako nahango. Wala po ako nahango. Wala po ako napagbagong buhay. Kaya kahit ako'y talikdan naman ng tao, magagawa niya yun. Nasa sa kanyang isip, nasa kanyang puso, nasa sa kanila po. Dahil wala po ako nagawa eh. Subalit, kung naramdaman nila ang Ama, at sa katauhan ko yun, sa pakikipagtotoo ko'y nararamdaman, ang Diyos po ang gumawa sa akin para sa kanila. At sila ay nagawaran ng Diyos dahil sa katawan ko. Kaya, hindi po kayo dapat tumanaw ng utang na loob sa akin. Tama, hindi ako ang dapat niyong ipangalandakan, iparangal at parangalan, purihin. Huwag kayong magparangal sa aking pangalan. Huwag kayong magpuri sa aking pangalan. Subalit, kaugnay ang pangalan ko, sa bawat kaganapang naging mabuti sa mga nakatamo. Kaya't ito rin ay taglay ko sa mga gumagawa rin sa akin ng di totoo. Kaya masakit, mahirap, di po ba? Subalit, salamat. Buklatin niyo ang puso ko kung mabubuksan lang ito at siya pwedeng isarado ulit. Wala kayong makikitang kahit siyang pilat. Sapagkat kung mayroon, di niyo na ako mapapaharap sa dakong ito. Ano ba ga ang ibig kong sambitin, mga minamahal? Salamat, mga nagsusumikap na maglingkod. Yan ang inyong labanan. Siguradong-sigurado magaganap sa inyo, ngunit huwag mong ikaduwag at huwag mong ikahina ng loob. Hindi naman tao humirang sa iyo, ang Ama eh. Ako walang nagawa sa inyo, kaya isa man sa inyo, hindi niyo ako panghihinayangang mawala sa inyo. Dahil wala akong nagawa sa inyo. Wala akong nagawa sa inyo. Ngunit ang Ama may nagawa. Maraming salamat. Bakit kaya ganun? Sa tuwing na yung mga nanonood sa internet na mga malalayong lugar, sinasabi nila, Apo, bakit po ganun ang mesahe nyo? Mayroon po bang mga nahihirapan po kami? Mahal na mahal namin kayo. Huwag kayong mahirapan. Ibinabahagi lamang ang katotohanan na ang Kristo hindi nakatupad kundi nasaktan. Subalit, hindi ibig sabihin kaya binabahagi ito'y may sakit ng kalooban at nasasaktan. Kundi, kabahagi ito ng misyon. At kasama ito sa paglilingkod. Yaong kung minsan ay mag-ulat, ngunit hindi magpahamak. Yaong kung minsan ay maglahad, ngunit huwag manira. Yaong kung minsan ay mangusap, ngunit hindi nagpapatama. Kundi sa lahat ng sandali, ang pangungusap sa harap ng dambana ay para sa kabuuan. In general, kung sino ang tumanggap, natuwa. Kung sinong nasaktan, may laman ang damdamin at isip ay magulo at masama. Kaya nagkaroon ng sakit
Ngunit kung totoo, hindi masasaktan. Magandang umaga sa inyo lahat. Buhay ba, Ama? At nakakatakot naman yung ibang nagsasabi ng ganito, ganun. Alam niyo po, pag nagbilang tao ako, totoong-totoo, aminado ako sa harapan niyo, takot na ako. Takot na akong may magpakain sa akin. Takot na akong may magbigay sa akin. Takot na akong may maganyaya sa akin. Takot na po ako. Takot na ako. Bakit? Ako na lang nakakaalam. At ang Diyos. Subalit, dahil ang bilin sa akin ay ito, anak, huwag kang mahiya sa lahat ng mga nagkaloob sa iyo. Hindi ka naman nila bibigyan kung wala kang inunang ginawa. Ang malayo sa iyo at wala dito at hindi ka nakilala at hindi ka nakapagdulot sa kanila, hindi ka man lang tutunguhan at di ka man lang bibigyan isang singko o isang kende. Kaya kapag sinumbatan ka, hindi sila totoo. Ngunit hindi ko po yaon ipagmamagaling at hindi ko po yaon sinasabi dahil nagmamarali ako, dili kaya'y nagbibilang nanunumbat, kundi para ipabatid ko po sa inyo nang talikuran ko ang buhay kong ito, handa na akong kumain ng kahit na ano. Subalit, hindi ako pinakain ng Ama na walang ulam. Kaya maraming salamat sa mga nagmahal sa akin na binigay niya buong buhay hanggang nabubuhay ako. Batid niya kung anong dinudulog ko at naririnig niya ako. Hindi ko na kailangang ipagmagaling. At kahit kailan hindi ako makalilimot, habang may isip na yaon ang hinihiling ko sa Ama, huwag akong mawalan ng isip. Sigurado limot ko lahat. Kaya wala nang hahanapin sa akin. Limot ko na eh. Ngunit, hinihiling ko, patuloy niya akong gamitin at patuloy niya akong tulungan at turuan ng marapat kong gagawin. Sapagkat, ayaw kong masayang ang maglalabing apat na taon na marami nang naganap sa buhay ko, na marami nang pinagdaanan ako pagkatapos dahil lamang sa mga hindi dapat ay ako'y tutugot. Mga kapatid, Kristong Hari ang inyong uniforme. Paghariin niyo ang Kristo sa inyo, sigurado. Sasaktan ka ba ng nagmamahal sa iyo? Hindi. Sasaktan ka ba ng may takot na totoo sa Diyos? Hindi. Kaya manalig ka sa Kanya. Sa harapan niyo, sinasabi ko ito. Mga chapter. Salamat. Hindi kayo ang nagbabantay ng gawain nyo at hindi rin kayo ang bumuo. Kaya manalig ka. May nakagabay sa inyo. Ganon din sa inyo mga chapter ng hindi na ako tutukoy ng mga pangalan nyo. Baka mayroon akong hindi masambit. Problema na naman. Sa halip na, wala eh. At ipagpaumanhin niyo po,
Kaya hindi ko po ugali at di ko ginagawang magpasalamat sa inyong lahat na isa-isa binabaybay. Nagkaroon po ako ng aral na kapag mayroon kang hindi nasambit, maaring masaktan, maaring magdamdam, maaring pag-isipan ka na sinadya mo o kaya ay ginawa mo. Ayoko na po. Kaya ipagpaumanhin nyo, hindi sa nahihiya ako o kinahihiya ko ang ginagawa niyo sa akin, kundi umiiwas ako sa maaring mayroong masaktan. Baka nagbigay ka ng 5 candy, hindi kita nasabi. Baka nung mga nakaraang taon, hindi kita naalala na nagbigay ka pala. Sapagkat sa oras na ako po'y naririto, dahil hindi ko minimemorya yung sinasabi ko, eh nakakalimutan ko po yun pag nasa pagkatao na ako na hindi ko alam ang sinabi ko. Gayun din po kapag naka-espiritu ako at minimorya ko naman yung mga sasabihin ko, nalilimutan ko na rin po. Kaya sana ko lalagay. Maniwala man po kayo ngayon at hindi, may isang naniniwala sa akin at nakaririnig at yung nakakaunawa sa akin, yung mga tumatanggap sa akin. Kaya sa inyo pong lahat, tinawagan ba kayo tulad ng nasa aklat? Tinawagan si Levi? Hindi lamang ang mga lingkod ang tinatawagan ng Ama. Hindi lamang ang mga maglilingkod ang tinatawagan niya. Lahat ng mga anak niya itinatawagan niya. Kaya't isa ka ba sa tinawagan? Isa ka ba sa sumunod at tumalima? Damhin mo ngayon sa kalooban mo'y galak. Upang masyahan ka, damhin mo ngayon sa isip mo ay liwanag. Upang makaunawa ka, puspusin ka nawa kayong lahat ng tunay na mula sa Ama at Anak, Espiritong Banal. Mga mahal, kung sakasakali naman po at mabagsik yung pangungusap, eh huwag din kayong magkasala na matapang ako't galit. Hindi ko nga gusto yaon eh, na maging ganun ang tinig ko, na ganun ang pagbibigkas ko. Ngunit wala po akong magagawa. Hindi ko kayang lokohin at dayain ang sarili ko. Kung ano binibigay sa akin, ang tumanggap ay salamat, ang umayaw ay salamat, wala kayong maririnig. At kahit kailan, may maraming nagtatanong sa akin na kung minsan eh, ba't po siya, wala kayong maririnig na pahayag. Sapagkat ako po'y naglingkod, hindi para magulat na lamang ng magulat ng mga nawawala at dumarating, kundi para ihayag ko po ang misyon ko at ang mensahe ng Panginoon. At hindi rin po ako lumalabas sa dambanang ito para tingnan ko na lamang ng tingnan kung sino narito at wala. Sapagkat ako po ay para sa inyong lahat. Ngayon ang Ama na kababatid kung sinong wala at naririto. Pero hindi ko na po kailangang alamin. Dahil ang aking dapat alamin kung ano ang may bibigay ko sa inyo at ang aking hinihiling kung ano ang may tutulong ko sa inyo. Sa kanyang kaloob, hindi sa aking sarili. Sa mga bagay na mula sa Espiritu, hindi sa bagay na pangmaterial, sapagkat wala ako noon. Maliwanag po ba ang mensahe? Sa malabo po, hingin ninyo ang liwanag ng maging maliwanag. Tandaan ninyo, ilog mang lumabo, napapalinaw ng Ama. Sapa man na nawala ang laman ng tubig, nasisidla niya. Ngunit ang karagatan, hindi niya yan inaalisan ng laman. Sa palibot ng daigdig ay laganap, yaon ang patotoo, anuman ang kunin ng tao sa kanya, hindi siya mauubusan. Buhay bang Ama! Kaya, kung tapat kayo sa Ama,
laging tandaan ninyo, may ibibigay siya. May makukuha kayo sa kanya, ngunit siya anong makukuha niya sa inyo? Ang pinagkatiwala kayang buhay niya na binigay sa inyo, ang espiritu niya na binahagi sa inyo upang mabuhay kayo, ay mababawi kaya niyang buo ito? Ilan kaya ang magbabalik sa kanya na buo? Kung papaano ang malinis na espiritu ang tinaglay ng buhay ng tao at pagbabalik sa kanya'y gayon pa rin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang espiritu ng Ama ang nag-ugnay sa inyong buhay, kaya kayo nabuhay. Alabok ang pinagmulan, binigyan ng buhay sa pamamagitan ng espiritu. Kaya't ang nais ng Ama, ang espiritong inugnay niyang iyaan ay huwag mahaluan ng ibang espiritu. Kaya't kung niloob niya man na tumanda ka muna bago ka nagkaroon ng pangunawa, nawa nang tanggapin mo siya at nakaunawa kay manahan ka na at mapalad ka namang bata na nakaunawa ka na pagdaka. Mithiin mong buong buhay hanggang tumanda ka at kung loloobing tumanda ka pa, ay nasa sa iyo pa rin ito. Pag-arian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ang katalinuhang pang-espiritwal ang makapagpapaunawa sa inyo, subalit ang katalinuhang panglupa ay di mawawawaan ang tinuran ko. Kaya't dito ang katotohanan at tiyaon ang pawang katotohanan. Taglay ninyo, Espiritong Banal, sa pangunawa niyong nakamtan. Pagpalain kayo. Chakaramalayana. Nakaramanayana. Nakaramanayana. Nagkaramanayana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Buhay at tapat po ba ang Diyos? Salamat, purihin ang Ama. Inyong pakinggan ang mula sa Hebreo. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos, ang dakilang saserdote nang ito'y nakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin. Narinig niyo po? Sapagkat sa lahat ng kaparaan ay tinukso siya ng tulad natin. Bilang tao, tinukso ang Hesukristo. Subalit, bilang tao, hindi pinanaig ang pagkatao, kundi ang pagkaespirito, kaya't di natukso. Uulitin natin. Sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtin natin ang lahat ng habag at kalinga sa panahon ng pangangailangan natin. Buhay ba ang Ama? Narinig mo, mahal na kapatid? Iba't iba ang edad ng mga pinamuno. May bata, nagkaedad, nagkadot. Subalit nagsimula ako sa bata rin. 43 pa lang ako noon. Kung isipin ko, 43 ako. Ngayon ay ilang taon na po ako? Hindi ko po masabi sa inyo eh. Kasi nakapako na ako doon yata. Buhay ba ang Diyos? Dahil
Gusto ko, tumanda ang aking espiritu sa pangunawa, tumanda ang aking gulang sa edad ng tao, ngunit laging ang nais ko'y ako'y bata. Batang isip na hindi marunong maghinanakit, magtampo, magalit ng sagad at mapuot. Buhay ba, Ama? Asal bata na hindi nagtatanim ng galit, kundi inagawan ka ng candy ngayon, mamaya ay, oh, eri pa isa. Ano? Masarap pala yun eh. Kaya, pag inaagawan po kayo na, sabay kayong nagka-yuko, nagka-utugan, huwag kayong magkagalit. Sabihin nyo, oh sige, pares naman tayong nauntog, hati tayo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Bakit ko po sinabi yan? Dahil sa pag-agaw ng kende, may nagasgas dito. Kung? Kalaki ng gasgas. Eh bakit po ako? Nasubasob. Kaya sabi ko doon, hoy, huwag mo nang abutin, kundi mo mabot, huwag kang yuyuko, dahil bawal sa iyong mata. Sapagkat, kung gusto mo ninyong humingi, sabihin niyo ganito, uy, kapatid, pwede bang makaamot ako sa iyo? Eh, wala akong nakuha eh. Diyan mo makikita kung nakarinig siya ng mensahe. Sasabihin nung hindi nakaunawa, likas palang madamot. Nakweka, gamot ko rin ito eh. At saka hindi, kaya ako umagaw eh, kasi eka ibibigay ko dun sa anong may sakit. Hindi niya naisip, kung pinarte niya yung nanghihingi, baka gumaling na yung pinanghihingi niya. Dahil binigay niya yung para doon eh. Buhay ba ang Diyos? Dapat po ganyan. Dapat ganyan ang pag-iisip niyo. Dapat ganun. At lagi niyo pong tatandaan, talagang sa una ay kay sakit, kay hirap. Wala naman pong magaan eh. Ngunit habang umuusad ang araw, ang panahon, kapag nakita mo na ang totoong ginagawa sa iyo ng Diyos, ang mararamdaman mo pala yung ginagawa niya, hindi yung kapwa mo. Buhay ba nga, Ma? Ano po bang hindi mo pa dinanas na salita? Sinungaling eka yan, di totoo yan. Loko-loko eka yan, di eka totoo yan. Naluloka eka yan, luka-luka, berat. Baliw. Ano pa ba? Naku, eka, kulto yan. Ano pa ba? Ay, lalo ngayon. Pero alam niyo po ba, bakit mo nga didibdibin yan? Hindi naman po nawawala yan eh. Habang naglilingkod ka, daranas ka ng ganyan. Eh, maglingkod ka man at hindi, dumaranas ka rin naman ng mga ganon, eh di, ano po po'y piliin mo? Ay, kaya nagdesisyon ako, maglingkod na lang ako. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Sapagkat, maglingkod ka pala at hindi, pares lang. Mas malamang pa yung naglilingkod ka dahil may umaaliw sa'yo, may nagpapagalak pa, nagpapatibay at nagpapatapang pa, nagpapalakas ng kalooban mo, nagpapatibay ng panuntunan mo. Yaon ay ang amang totoo, tapat kanino mang tao, dakila siya at walang kapantay, magagawa niyang baligtarin ang kaganapan sa buhay. Pagkat ang ulap ay napauusad, nagagawa niyang maliwanag ang kulimlim na langit. Yaon ang Ama na matapat, kahit kailay di natitibag. Kaya't kung ika'y kanyang anak, di ka magpapatibag. Sa iyong kapwa't sino man, hayop, halaman o isda,
Pagkat ang maaring sa iyo'y bumuhay at magpagaling. Yaoy ang ama ng lahat, yaoy ang ama ng aganap. Walang hindi siya magagawa, pinakamahirap man sa lupa. Kaya't siya ang asahan, siya ang sa inyo'y kamtan. Siya ang sa inyo'y sundin, siya ang sa inyo'y pakinggan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay. Magtanto na tuwiran, alala kung bagay kinyong pakinggan. Salita niya na sa inyo'y buhay, kailan may di mamamatay. Gawa niya'y kahiwagaan, gawa niya'y kaligtasan. Gawa niya'y walang maliw, gawa niya'y hindi napaparam. Gawa niya'y hindi matutularan, gawa niya'y walang makakapantay. Alina kayo mga anak niya, suriin niyo magagawa niya. Sa buhay niyo'y iyak manyo'y siya, magiging ganap kayo sa ligaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang ama? Kumusta ka na? Ha? Naitatapak mo na yan. Kumusta na ito? Bahagya na lang. Buhay ba ang ama? Walang nakagawa dyan, kundi sino? Salamat sa ama. Ano? Kaya walang manggagamot ditong tao eh. Alipin lamang na nagpaalipin. Kung susundi, may makakanta. Yaoy di nyo kayang tularan, mithin mo man ito'y gawin. Pagkatanging di ninyo kailanman masisilayan ang nagbigay, kundi kayo'y makadama at tumapad din. Kaya kayo ang nasakoy magkaroon na huwing saysay. Damdamin nyo'y ilagak na sa ama ay tuwirang ibigay. Nang siya ang mangibabaw, lakas tapang sa inyo'y gawin. Ano man ang sa inyo'y iniwanan, siya ang nagbabantay. Ilagak nyo, ibigay nyo ang puso nyo at isipan. Doon sa kanya'y mag-ahari ang habag at awa. Halina, halina kayo, dampinin nyo katapatan ko sa pagwiwik at pagluluwal. Di bilang tao, halina, halina kayo, magnilay at magbulay. Magtanto kayong lubos, suriin aking niluwal. Halina, halina, isipan nyo ay bigay. Mamang sa inyo ay mag-alay ng buong katapatan. Halina, 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 halina kayo mga anak niya. Tantuin at suriin nyo mga handog na aral ko. Di ganang mawawawaan nyo bilang tao. Kaya't humingi kayo talinong taglay ng ama,
na kung papano'y binahagi rin sa kapwa nyo upang gawin ito tupdin. Halina, 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 halina kayo, magnilay, magbulay, magsuri nga kayo. Yaon ang totoo, tuwi ka ko'y binigkas ito, pagkat yaon nga ang tumpak at marapat kong nilahat. Bulayit ang tuwing pagnilayan ng totoo, puso'y magaganap na makatangga. Halina, 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 halina kayo, sapagkat kayo'y aking minamahal na totoo. Handog at alay ko'y pakikinabangan ninyo, at kailan may di masasayang sa nagsasabuhay. Halina, halina, halina kayo tao, wala mang bagay na nasilayan at nakamtan kayo rito, kung ang puso niyo't isipan ay nakatamong totoo. Higit pa doon ang tatamasakin niyo. O halina, halina, halina kayo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat ba ang ama? Totoo ba ang ama? Sadyang mapapakita. Kaya nga tinutura naman sa inyo, makipagtutulam at maging tapat kayo sa iba't ibang kaparaanan kung bubuhayin kayo, ibibigay ito. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't mapapalad ang sukong-suko na ang katawan at wala ng kaparaanan sa isang iglap ay binuhay at pinagaling ng kaparaanang di mawari ninuman. At sa walang salapi, nakamtan ang kagalingan di nagkabaon-baon sa utang. At sa mga tapat at totoo, naligayahan, nasiglahan, pagkat tapat puso nito. Pagpalain kayo, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Ay, Diyos ko, tama ko. Purihin ka, Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo nang Ama, pagka kanya manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalan. Mayroong maganda mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may
magagawa ang ama pagkat wini ka niya manalig ka na bawat araw ako sa inyo'y may nakalan mayroon magandang mangyayari sa inyo aking mga minamahal mayroon magandang mangyayari sa inyo manalig umangkin at tanggapin alam kong may magagawa ang ama alam kong may magagawa ang ama pagka wini ka niya manalig ka na bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat wini ka niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Yan po ang lagi niyong gawin. Manalig, umangkin, at tanggapin. Huwag na na po nating pag-alinlanganan na ito ay ating tatanggapin. Totoong-totoo, minsan dumarating yung pag-aalinlangan. Ano po? Lalo na kung nahirapan kayo, lalo na kung nasasaktan tayo. Ano po? Bilang tao, kapag nahirapan tayo, kapag nasasaktan tayo, parang nag-aalinlangan tayo, paano pang mangyayari yun? Subalit, huwag po tayong maging sutil na lagi nating isipin yung bakit at paano mangyayari, kundi lagi nating pagtiwalaan, may magagawa ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, purihin, purihin ang Ama. Wala man pong gawain mamaya. Subalit, ang Diyos Ama ay nakatunghay sa ating pong lahat, nagmamasid. May kahilingan ba kayo?
panaligan niyo po yaon na mangyayari sa inyo. Ang sabi nga, taon man kumisa ng lumipas, napapatupad niya pa rin. Katulad po ni Moises, ilang taon po siyang nawala? Hindi natupad yung pangako? Ilang taon? Po? Ilang araw siyang nawala at ilang gabi? O ilang taon po bago nangyari? Hey, katagalan, no? 40 years yata yun. Hindi po ako sure, ha? Dahil hindi pa binabahagi. Pero matagal po, 40 years yata. Hindi ko sure, ha? Pero basahin nyo na lang po sa banal na aklat sa kasaysayan ni Moises. 40 araw siya at 40 gabi na nakipagliig sa ating Ama na ibinigay niya yung kanyang banal na salita, yung 10 utos na... Pero ano po ang nangyari nung lumabas siya? Kasi kala nila hindi na siya darating eh. At gutom na. Ano po? Hirap na. Hindi nakakatikim ng karne. Kaya mas gusto pa yung magpaalipin, ano? Yan po, nagaganap ngayon sa atin yan, di ba? Dahil doon sa pangako ng Diyos na hindi natin nakakamtan kumisan, parang inip na tayo. Gusto pa natin yung magpaalipin tayo. Basta, yung pagpaalipin natin ay nakakamtan naman natin. Yung bang, halimbawa, paalipin na lang ako sa sanlibutan, may kinakamtan naman ako. Di ba? Nagpapaalipin ako sa sanlibutan, ibig sabihin yung sanlibutan, yung gawang sanlibutan, yung gawang pang tao. Ngunit, buhayin mo yung pananampalataya mo, tigibin mo ng pag-asa, yung gawang hiwaga at himala ng Ama ay makikita at mapapatotohanan niya. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya, sabi ko po, bilang tao, sadyang napakahirap, marami tayong tinatawid, ano? Ikaw, pinupukpok mo yan, ang paa mo? Ako nga po eh, mula nung maglingkod ako, sabi nga sa akin ni parang inako lang, kasi po siya po na, ay, alam kasi ng Ama na kapag yaon eh, naramdaman, hindi na ako makakalabas. Kaya, di po iba ninyo nakikita? Pag pinaglilingkod ka ng Diyos, may mga pinagdaraanan ka, yung nakakaya mo pa rin maglingkod. Sapagkat, hindi niya pababayaan na yung lingkod ka at maglilingkod ka ay aalisin niya dahil nagmimithi kang maglingkod sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? O dahil po, mabait po kayo, no? Pwede naman po pala yung walang basbas, pero huwag po kayo mag-alala. Itatakda ng Ama sa 1 linggo ay, malay niyo po, sabihin niyang, kayong lahat humilera. Ano po, malay niyo po, ibalik muli yaon, na kayong lahat ay magsihilera. Kapag ginusto niya po, isinisilid niya po yun sa isip at damdamin. Hindi po akong pumipili noon. At kapag ayaw niya po, tamad ako mag-ministro. Totoo po yan. At ngayon naman po nakikiusap ako sa Kanya dahil, Panginoon, sabi ko, pwede po bang wala ng bendisyon? Dahil, nakinig naman po sila at bendisyonan na ng iyong espiritu. At opo, ang katawan ko'y ginagamit po. Subalit, nawa naman po, ipanalangin niyo hindi kami maghapong nakatayo. Bukas, ano? Pwede naman po, alam niyo po sa totoo lang, bilang ako'y naglilingkod na, araw-araw naglilingkod na, at alam naman yun ng Panginoon, hindi po ako pwedeng mga tuwiran, hindi na ako pupunta rin, naglilingkod ako. Kapag po ganun ang mga katwiran ng tao, sino pa nga po ang pupunta rin, marami nang naglilingkod, di po ba? Dahil po, doon sa pakikiisa, sa pakikitungo, hindi ko man po siya malapitan. Ang aking pananalig at pagtitiwala sa Ama, dahil kaisa ko siyang lingkod, pasasahin ang puso ko kapag nakita ko yung mukha niya kahit malayo. Buhay bang Diyos? Ganun po ang aking pagtitiwala
sapagkat naniniwala ako si Pope ay lingkod ng Diyos. Dahil damang-dama ko po ang kanyang kababaan, ang loob, ang pagiging totoo niya, ang pagiging katapatan ng puso niya, ang kanyang pagiging isang mapagmahal sa tao. Naiyak po ako dahil, alam niyo po, itinuro sa akin ang Espiritu yon. Kaya nakita niyo po, pagka minsan humahalik po ang Panginoon dito po. Thank you. Halik ng pagmamahal ng magulang, halik ng Espiritu. Totoo po yan, sabi niya sa mga bata. Bakit? Ako po, hindi ko kayang gawin yun dati. Ngunit, nang sabihin niya, pati lalaki, hindi ko inisip na bastusin ako. O ano man ang inisip ko na bastos, ganon. Wala po. Ibinibigay ko yung karapatan na tinuturo at binabahagi sa akin para igawad ko kanino man, lalaki at babae. Bakit po? Kung ako lang, hindi ako hahalik. Hindi po ako hahalik. Subalit dahil ang Diyos, ganun po, hahalik sa noo para ipadama ang katapatan, pagiging makatotohanan. At alam niyo po ba kung bakit gumaling ang mga tao sa panahon ni Kristo? Sapagkat yung pananampalataya nila'y damang-dama nila sa puso nila at pagtitiwala nilang sugo si Kristo. Kaya siya po ay nakapagpagaling maging bulag. Eh, lagi niyo pong tatandaan at lagi ko sinasabi sa inyo, hindi naman po ako manggagamot at hindi po ako nagpapagaling. Kaya kapag may ginagawa po sa inyo at mga sinasabi, ariin po ninyong sugo, kaloob, bahagi ng Ama para makinabang po kayo ng mabuti. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? At sino nga po ba ang gagawa ng ganito? Tulad ko po, kung nasa normal na pagkatawa ko, hindi ko susutin ito kahit nakagaganda pa. Hindi po, hindi ko susutin ito. Bakit po? Napakabuti ng Ama. Binilang ko nga po yung aking sutana. Hindi ko nasasabing kung ilan. Kung gusto kong araw-araw ay yung maganda, pwede po. Pero hindi naman po ganun eh. Kahit siyang tambak sila, kung ano yung damdamin niyang ipinasusot sa akin, yun ang araw na iyon na isusot ko. Na nagsimula po sa iisa lamang ng tanong ko sa sarili ko, ngunit di ako nagtanong sa Panginoon. Eh, araw-araw po naglilingkod ako. Pati Linggo mayroon pa po noon. Pati Linggo, di ba? Inalis lang po yun, no? Talagang pinakita ng Panginoon unti-unti ang paglaya. Subalit hindi nakalaya sa mga pinagdaraanan. At ang mga pinagdaraanan pong iyan ay lalong nagpatotoo na may nagagawa ang Diyos sa atin. Na may gagawin siya at nakagabay, pumapatnubay siya. Kaya pagtiwalaan niyo po at huwag niyong gawin. Uy, inuuto lang tayo ni Apo Kunching. Huwag po, pagtiwalaan niyo pong may magagawa siya tulad ng pagtitiwala namin. Kaya, nagaganap ang may nagagawa siya sa amin. Buhay ba, Ama? Katulad ko po, hindi ko naman sinabi sa inyong tularan niyo ako. Ngunit ako po, dahil gusto ko pong makasunod siya, Ama, at ayaw ko pong maging isang sutil ako, kapatid na Dori, ano? Iba naman ikaw, iba ang akin, iba yung damdamin mo, iba yung ginagawa ko. 12 years, nag 13 years, at magpo 14 years na hinihiling ko sa Ama, wala na po akong ininom na gamot. Na sa dating buhay ko, hindi ko po sinabing hindi ako iinom. At di ko po sinabing hindi na ako iinom. At lalong hindi ko sinabing huwag kayong uminom. Kundi pinatibay ang isip ko, pinatatagang damdamin ko na sa dating mga iniinom ko, hindi ko na po iniinom dahil hindi ko po nararamdaman. Yung mga dinadaing nyo na dati, hindi ko na ituturo kung saan masakit.
alam naman po ninyo si ano, mapakinig yan. Kaya pag ako'y nananalangin, hindi ako nagsasalita sa bibig. Maliban kapag ang Espiritu para maparinig sa inyo kung anong dinudulog niya. Pero kapag ako po'y nananalangin, dito po. Sapagkat kapag narinig ni, naku, yung pala ikaw hinihiling niya, hahadlangan ko muna. Kaya, kayo po, taimtim, manalangin kayo. Kung ano gusto niyong hilingin. Buhay po bang Diyos? Tumitig lang kayo sa akin, kahit nakapikit po ako, nakikita ko yung nakatitig sa akin. Dapat tinularan niyo ako, dumulog din kayo. Diba? Ganon po. Ganon. Eh, yung iba sabi nila, yung katabi, naiingayan sa kanya, lakas ng manalangin. Ako po, pag nagsimba ako, limbawa, may katabi kong, ay, lumalayo ako. Sabi ko, Diyos ko, dito na lang po ako sa sulok. Kahit naman ako'y nakasandig lang dito sa dinding, naririnig mo ako. Eh, may binabasang ano, di bali kung talagang nagdudubena kayo eh. Di bali kung nagnonobena dahil talagang kailangan sumagot kayo. Eh, pero yung nananalangin ka, nakalood ka. Dapat pinaririnig mo para sa katabi mo yung dinudulog mo. Nakakastorbo yun. Patawarin mo Eka, yung kapitbahay ko. Baka may muta ako. Bakit po? Sabi nga ng Ama, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, eh, tinitingnan mo Eka, yung dumi ng kapwa mo, yung sarili mong... Hindi mo Eka nakikita. Kasi nga, hindi niya nakikita, maliban hanapin niya. Oh, nakikita niyo po ba'y dumi sa mata niyo kung hindi niyo hinahanap? Oh, hanapin po natin ang dumi ng ating sarili, huwag yung dumi ng kapwa natin. Buhay ba, Mama? Suriin po natin ang ating ginagawa at huwag yung ginagawa ng ating kapwa para tayo ay makapaglinis din ng ating sariling budi. Buhay ba, Mama? Ang problema sa tao, nililinisan niya yung hindi naman niya sinasabi, kinukwento niya lang sa iba. Kung mayroon kayong kagalit o may nagagalit sa inyo, mismo doon niyo kausapin siya. Siya mismo, hindi yung kung kani-kanino niyo sinasabi. Tama po ba? Ang nangyayari, yung nagpapakabuti, maganda sinasabi, ibinabahagi sana para matutunan at para nang sa gayon maisiwalat yung damdamin na tama. Eh, yung hindi totoo eh. Nakakatakot po, baka mamaya eh, biglang nangyari. O ikaw, alam mo bang magiging ganyan ang dila mo? Oh, yan, ganyan ang Diyos. Nakagagawa siya ng hindi sinasabi sa'yo. Eh, kung lagi mong ginagawa yan, nagdadalahira ka, baka isang araw eh, sabi mong dila mo, eh, bakit eh, kagad lang? Kaya gawin po ninyo, di baling magsalita kayo, di baling magsalita, magsalita na magsalita, ang makabubuti at totoo sa kapwa. Boy ba nga, Ma?
Kaya kanyong lahat, kayong lahat, mga minamahal, gawin natin ang tama at tumpak. Patawarin natin ang mga sa atin ay nagkakasala. Ano ang pangaral po? Yung kasalanan natin ay ating suriin upang ang kasalanan ng ating kapwa ay maunawaan din. Tama po ba? Sapagkat kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo alam ang kasalanan mo, hindi mo mapapatawad ang kapwa mo dahil alam mo sa sarili mo'y mabuti ka eh. Ngunit kung alam mong may kasalanan ka at alam mong mali ka, mapapatawad mo ang kapwa mo nagkakasala dahil alam mong hindi ka banal. Boy bang ama? Kaya, suriin nyo na. Magsimula na kayo ngayon. Sarili nyong budhi ang unahin nyong linisin upang ang kapwa nyo'y magawa nyong linisan. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Sumayin nyo ang kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng tunay na ligaya at huwag panandalian lamang at pangsaglit lamang. Maramdaman nyo ang tunay na pagmamahal, huwag yung pakunwari lamang at pagpapaimbabaw. Maunawaan nyo ang tunay na banal na aral at mga salita ng Ama at huwag ang inuunawa nyo yung salita ng kapwa nyo at nasasakitan kayo sa damdamin. Asaminin nyong maligtas ang inyong kaluluwa at makapagligtas din kayo ng kapwa ninyo, kaluluwa. At asamin din ninyong matutunan ninyo ang katotohanan ng Ama't nang maipatuto niya sa inyo at matutunan ninyong ang ganap at malaman niyo ang kalat, lahat ang mula sa Kanya. At huwag lamang kayong magmithi ng pangsanlibutan na mga materyal at mga bagay na kailangan mga salapi, kundi magmithi kayong kamti ninyo ang pang-espiritual na mga gawain at gawa. Mithi ninyo ang Amang sumayin niyo at huwag ang kapwa ninyo. Mithinin niyong lahat ng kapwa niyo'y maunawaan kayo at magkaunawaan kayo. Mithinin niyong maging ganap kayo at matutulad kayo sa totoong nagpakaganap at naging ganap. Sapagkat siya o nang nais at layo ng Ama, ang lahat ng kanyang anak ay maging ganap at marapat. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na, mga mahal. Tayo na po, wala nang bendisyon. Salud.